minsan sa Flip-Top nagkakaroon ng parang welcome to the league moments or yung mga battles na natatapat ng isang rookie sa isang more experienced battle rapper. And most likely sa gantong matchup ay lumulutang talaga ang difference, hindi lang sa experience, kundi pati sa pag-utilize ng proper material para ma-maximize yung lang advantage nila. Some of these matchups ended in a one-sided fashion at yung ilan naman ay talagang naging vital experience para sa mga rookies. Yung mga moments na talagang kailangan nilang pagdaanan para mas mag-improve pa. Yan nga ang content natin ngayon. Let's dig in sa Flip-Top Archives para sa mga welcome to the league moments. Pag gantong topic yung napag-uusapan sa Flip-Top, unang battle na pumapasok talaga sa isip ko ay yung Melchrize versus Troublesome. Year 2012 kasi may isang London-based na battle rap league, ang SBL. Hindi na sila active ngayon pero ito talaga yung isa sa mga naunang na-establish na sabihin na nating sumunod sa yapak ng Flip-Top. Isa si Troublesome sa mga kanilang heavyweights having an undefeated record nung one-year run ng liga nila. September nung taong 2012 ay naimbitahan nga siyang bumattle sa Flip-Top. Binigay si Melchrize sa kanya noong unang kataga event. This time, nagkaroon na ng ugo ang pangalan ni Melchrize. Kakatapos pa lang kasi nung unang 2x2 nito kung saan ay naging semi-finalist ang tandem nila ni Papew. Riding that momentum, dagdag mo pa yung sunugan experience ni Melchrize ay talagang naging dominant siya sa battle na to. Grabe ang ginawa niyang pa-welcome. He dominated the battle with his powerful and intense delivery. Popol Sam! Bibigyan kita ng mainit na welcome sa tunay na liga. Parang pinalaban niyo si Pacquiao kay Brandon Vera. Kasi boxing lang ang laban sa SBL. Dito sa Flip-Top ang UFC, kaya mamamatay ka bata. Sa Peking Liga ka lang naman naging champion, kaya malamang peke rin ang iyong pagiging makata. Sino nagsabi sa'yo na isiksik mo ang sarili mo dito? Sumipsip ka man sa mga hurado, binigpit ko na ang mga durako. Dinigdig sa sakit, niligpit mga katulad mong bobo. Hindi lang pagkatao, pati kaniloo mo mawawala. Hindi mo na mahanap yung pag-iisip mong nawawala. Yung mga para mo parang taong grasa sa kalsada, walang wala. Lahat ng tao nanginginig ang tuhod kapag ako na ang nagwawala! Wow! After nung unang battle ni 3D sa Flip-Top ay nabigay agad ang biggest test sa kanya, ang makalaban sina Luni at Abra. Pero syempre dito ay kasama niya si Tipsy D. Kaya after nung 2x2 experience na yon, na sinasabi nga ng ilan na nabuhat lang daw siya ni Tipsy D, ay parang need niya pang i-prove ang sarili niya. Later that year ay nabigyan na nga siya ng chance nang matapat siya kay Dicta, isa sa mga pioneers ng Flip-Top. Kaya magandang individual test talaga to para kay 3D. Kaya lang linamon siya ng buo nung intimidating presence ni Dicta. Maganda naman yung sulat niya dito, lalo na sa time na yon. Pero hindi nakaporma sa lakas ng dating at angas ni Dicta na naka-bully mode all 3 rounds. After that, 3D went on to have a decent career. Syempre, pinakatumatak yung 2013 2x2 run nila ni Tipsy D, wherein na-showcase talaga nila yung natural na teamwork. Hindi man sila nanalo ng title, pero para sa akin, still iconic duo tong Double D. Oo, mas may lumutang sa tandem nila, no? Pero 3D played a perfect backup role para kay Tipsy D. Kaya sa yan, Tipsy ko, tinitira mo kampo ko, ano? Tapang-tapangan ka? Isa pang banggit mo sa kampo ko, tangina mo, gugulpihin kita! Tapos wala pang panalo kalaban ko sa Flip-Top. Sobrang nakakahassle. Magsama kayo ni Gamandag. Pares kayong walang future sa pagbabattle. Kaya kung magiging papel ka, kayang-kaya kitang lukutin sa amay ko. At dahil diktador ang kinalaban mo, nalalapit na ang pagtatapos ng karir mo. Tanginang probinsyano to, masyadong nagmamagaling to. Patapon na lyrics ko ang katumbas ng buong buhay na pagsusulat mo. At kitang-kita nyo kung paano ko dinurog yung pambato nyo ngayon. Kaya sabihin mo sa bawat miyembro ng division nyo, magsulat-sulat na, kasi uubusin ko ang buong Central Luzon. Dito naman parang naging rising star na ang status ni GL. Ito ay matapos ang malakas na rookie year niya noong 2019. After noon ay 2021 na siya ulit bumattle, syempre dahil sa pandemic. Kaya masasabing bago pa talaga siya sa liga. After ng strong performance noong round 1 ng Isboy tournament na yon ay natapat agad si GL kay MZite, isang veteranong MC na may gusto ding patunayan that time. Nung time na to, on paper, pwede mong sabihin magiging dikit at dikdikan ang battle na to.
Kaya lang, na-overpower talaga ni M-Side si GL sa halos lahat ng aspeto ng battle rap. Syempre, given na yung presence, na talagang major difference palagi sa gantong rookie versus veteran matchup. Pero ang nakakagulat dito ay kung paano pinagmukhang effortless ni M-Side yung battle. Yung galing niya para mag-adapt ng style, talagang pinasok niya yung laro ni GL. Sugal siya kung tutuusin, pero tingnan nyo naman kung paano nang mama si M-Side dito. Matapos ang talo na to ay kitang mas naging aware pa si GL sa mga bagay na kailangan niya pang hasain. Kasi nung mga sumunod na battles niya ay lalo pa siyang nag-improve. Lord ng talent namin ang nagsisilbi mong ceiling. Yan ang sinabi mo kay Chris Ace. Wala daw super rookie. Well, in this case, katapat mo ngayon yung M-Side na vintage. Walang takas sa match. Steel cage, naked weapon, wasak ang rib cage. Paralyzed pagkat operating room ko at tinuturing mo na big stage. Di mo alam, paano sa internet ka lang natutong bumatel? Ano, napipigong ka na? Transparent yung pagiging plastic, gago silicone ka ba? Siya daw yung classic battle rap. Sige, ating ikumpara. Lahat ng natutunan mo sa YouTube, sa experience kong dala. Tara! Part sina Dilim at Sibil ng loaded 2015 batch ng Flip Top. Matapos ang rookie year nila ay nasapak agad sila sa tournament. Ito ay nung huling Dos for Dos 2017. So mga baguhan pa talaga sila at least sa Flip Top. Unang round ng tournament ay madami silang ginulat nung inupset nila ang tandem na Lipgram Jonas. Kapansin-pansin ang kanilang magandang chemistry dito, kaya naman nung next round laban kina Flick G Damsa ay may expectations na sasabay sila. Naging composed naman yung performance nila, kaya lang naging too much ang balancing tandem ni na Flick G at Damsa. All 3 rounds ay makikita talaga yung gap nung dalawa. Andun yung gutom ng mga rookies pero hindi naging sapat para sumabay sa overall rap skills ng mga veterano. Dilim si Bill! Labas nyo sa amin! Headless! Nagkamali kayo ng binangga parang driver! Na reckless! Paglalaruan ko lang tong mga to at iiwanan ko breathless! Pagkat kami player ng Nintendo, nilalaro lang namin ang DS! Kaya, patay sa akin palagay to mga lakay! Bakay pa nila ay papanta! Sige bay, sige sumabay para mamatay! Sablay, mapasa kamay, at tagumpa, ano na? O mga tanga, ba't nakanganga? Halaka, ba't yung dalawa, kakabakaba? Halata, di makapalaan, katakataka, malamang! Ito recent lang, grabe yung ginawa ni Slack dito. Actually, last year pa ay pansin na talaga yung naging tweak ni Slack 1 sa style niya. Kasi nag-umpisa talaga siya as a speed rapper, di ba? Na more on sa rap skills yung emphasis niya. Tapos nag-explore siya sa comedy at nung huling taon nga ay hinaluan niya din ng mas seryosong material yung pyesa niya. Kaya as a fan, talagang hindi ko alam kung anong i-expect sa kanya nung sumali siya ng tournament ngayong taon. Well, pinakitaan niya tayo nung unang round sa isang matalinong performance laban kay Class G na isa sa mga best rookies nung year 2023. Batch 2019 si Slack 1, kaya kung titignan, hindi naman ganun kalaki yung experience gap nila considering na sobrang active ni Class G sa Motus Battle League before siya makapasok ng Flip Top. Kaya nung naset tong matchup ay feeling ko na magiging dikit siya. Kaya lang yun nga, nagmisto lang pa welcome ni Slack 1 yung battle. Okay din naman yung ginawa ni Clash G. Kita talaga yung malaking difference nila pagdating sa composure at sa crowd control. Iba kasi yung discarte ni Slack 1 dito para maihatid yung mga laro niya. Very accessible yung setups, klarong nailalatag. Kaya every time pagbitaw niya ng punchline ay lumalanding ng maayos. Tsaka yun nga, naging mautak siya sa battle na to. Alam mong may respeto talaga siya kay Clash G. Kaya gumawa siya ng game plan na pambasag discarte na na-execute execute na ng maayos nung battle. Slack 1 versus Class G. Sa round 1 ng isa buhay agad naglaban. Isang kampyon ng motos na pinilit ni M-Side may gapang quest. Kung eto pala yung manok at kampyon yung niyayabang, panoorin nyo ngayon paano bumagsak tong galing pedestal sa veterano ng laglagan. Ano, gang? Yeah! Sa ba, gang? Yeah! Nick, tangina mo, bisge, ang kapal ng mukha mo. Proud na proud naman si M-Side hanggang pictorial supportado, pes! Boss M-Side, eto pictorial o, close-up shot! Talagang mag-all out yung amo bago inilis yung magazine! Pagka-blow yung utak, mag-i-scatter parang nalulong sa slot machine! Oh. Tangin ang ganda ng pagkamatay mo! Talagang panahon ba nag-adjust? Pinapaalalang may hangganan niyang tinatahak mong lagdas ito ay aral para mas! Tumantas pa ang iyong antas dahil ito yung old school summer time, alam mong maso magtatapos ang class! Woo!
comeback battle to ni Cripply at nung dalawang taon na pahinga niya ay doon naman gumawa ng pangalan si Kiram. Isa siya sa mga nag-stand out nung quarantine battles. Dito puro kapwa niya rookies ang mga nakalaban niya at yun nga wala pang crowd kaya magandang test talaga tong mashup para kay Kiram. Perfect chance pa para i-redeem yung sarili niya kasi bago tong laban limang sunod ang naging talo niya. Kaya lang may sariling agenda din si Cripply. Pinakita niya talaga dito na may levels ang battle rap. Ayun, tingin ko naging magandang learning experience naman to kay Kiram kasi after nito ay nagamay na niya yung crowd sa mga sumunod niyang battles at ngayon isa nga siya sa mga effective na jokers ng liga. Totoy ka pa di puta! Baluga ka na basura! Di ako punch maghalimaw pero totoy, di mo pa kaya si kuya! Huwag ka masyado na filler! Di pa tayo magka-level! Magpapatalo lang ako kapag napagawa mo si Bitrom ng jingle! Mismo! Ito'y mismatch! Mga bago mga tulek! Ngayon kami nagsisibalik! Amateur na kayo ulit! At doon muna nagtatapos ang content natin ngayon. Alam ko madami pang gantong cases sa FlipTap na hindi nasali dito pero naka-reserve na ang mga yan para sa part 2. Kaya kung hindi ka pa na-subscribe sa ating channel, click mo na ang subscribe button para ma-notify ka agad pag may bago tayong uploads. Hanggang dyan na lamang muna. Next time ulit guys. Peace!